So ito na yon. Bali ang mga gamit, halimbawa nakalagay sa loob, nakadikit dito sa dingding ah. Yan, nasa loob siya. Halimbawa may magagamit sa loob, yan. Nakadikit niya sa dingding, nakaangat. Halimbawa, yung face shield na yan, pwedeng ilagay sa loob na hindi nagagalaw para hindi nawawala. Para hindi nalilikot. Okay, so salamat sa pagsama. Okay, malapit nang matapos ito. Bali, apat na pintuan ito. Hindi lang masyadong halata ang mga bisagra ko kasi ganito ang ginamit ko. Yan, ganyan lang ang bisagra ko. Kaya hindi masyadong halata. Para pag sa malayo, parang normal lang. Hindi kita ang bisagra. So, yan ang lagayan ko ng mga tools. Paglipat ko sa bago kong kwarto. So, maraming salamat sa pagsama. Medyo may kulang pa yan. Ilang division na ang ilalagay ko sa loob. Kasi pwede pa lang ganito ng mga division dito sa loob. So, salamat sa pagsama. Sana may nakuha kayong idea kung paano magawa ng mga lagayan ng tools para hindi nawawala o hindi na mi-misplace. Para kitang-kita talaga kung yung mga tools na ginagamit natin ay intakta. So yan ang lalagyan. Para nakikita kaagad kung ano ang laman ng lagayan na ito. Makikita nyo kaagad kung nandun pa ang mga tools. Kung mayroong nanghiram, ilagay sa pwesto yung pangalan ng nanghiram para alam nyo kung sino ang responsible sa tools na yun. Okay, so until then.